hindi ako magkukulang. Pinapahiglay niya ako sa luntiang pastulan at hinaakay niya ako sa tahimik na patisan. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikaw ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo pa ako ng salo-salo na nakikita pa nitong kalaban ko. Sa aking ulo, langis ang ibinubuhos. Sa aking saroy, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin ay di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, ako'y mananahan. Hallelujah, Jesus! Ang ilan
mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob at ang atin pong topic ay makikita natin sa Psalms 35 verse 27. At ang sabi po dito, ang nangagsasaya sa aking paglaya, baya ang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Ito po ay katahan ni Haring David sa gitna po ng kanyang pighati. At isa po sa mga tanong na binigay sa akin ng Panginoon ay, pagdating po ba sa finances natin, may mga bagay pa po ba sa ating buhay na kailangan nating makalaya? Dahil kapag po tayo ay nakalaya sa ating bandages, sino po bang hindi matutuwa? Tama po ba? Dahil kapag masyado po tayong occupied sa alalahanin o bandages sa ating financial, maaari pong maapektuhan nito yung pagpupuri natin sa Panginoon dahil mas nakafocus po tayo sa negativity. At yung pangalawang tanong po na binigay din sa akin ng Diyos ay, ano po bang time masarap magpuri sa Diyos? Sa gitna po ba ng alalahanin o sa pagpapala? Dahil si Haring David po, kaya niyang magpuri anuman ang sitwasyon, meron man o wala, kung maibibigay man o wala. Dahil sinabi rin po dito, dakila si Yahweh, tunay na dakila sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Ang Diyos po pala ay natutuwa kapag ang kanyang anak ay nagtatagumpay at pinagpapala. Kaya po sa aking buhay bilang estudyante, isa po ako sa pinalaya ng Diyos pagdating sa pagbibigay sa Kanya. Nung nagsimula po yung online class na putol po ang allowance na nakukuha ko, dahil andito lang naman po ako sa bahay, hindi ko kailangan umalis, hindi ko kailangan bumili ng pagkain dahil provided na po dito. At doon ko po nakita yung provision ni Lord. Dahil kung noon hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pangbayad sa tuition monthly, kung kailan po pandemic, doon kami hindi na problema. Dahil kung kailan yung time ng bayaran ng tuition, nakakabayad po kami kaagad. Hindi po katulad noon na talagang umiiyak na ako kasi Lord, saan kami kukuha? Exam na, baka hindi ako makapag-exam. Pero ngayon po pinatunayan ng Panginoon na kapag naging tapat po tayo sa pagbibigay sa Kanya, mas magiging tapat ang Panginoon. At dapat meron din po tayong puso na katulad ni Haring David na hindi nakabase ang ating pagpupuri sa Panginoon kapag maliit man o malaki ang ating ibibigay sa Kanya. Kaya po hawakan natin ang ating kaloob at patuloy po natin itong ibigay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buto na binigay mo sa amin. Maraming salamat dahil tinuturuan mo kami na magpuri anuman ang aming kayang ibigay, Panginoon. Dahil naniniwala kami na ito ay kaya mong palakihin, Panginoon, higit pa sa aming ina-expect. And right now, Father, we declare to this seed na ito po ay iyong palalaguin, ito po ay iyong gagamitin, Panginoon, at sa tamang panahon, ito naman po ay aming aanihin. Maraming salamat po, Panginoon, patuloy na that I speak provision and promotion, the blessings be upon their life, Panginoon. Ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw. Maraming salamat, Panginoon, purihin ka, in the name of Jesus, Amen. Po sa inyo mga kapatid, salamat po sa Panginoon dahil patuloy po siyang nagbibigay ng pagkakataon upang patuloy na makarating po ang salita ng Diyos sa bawat tahanan na kung saan ay magkaroon tayo ng revelation o kapahayagan upang patuloy nating maunawaan yung kanyang layunin sa ating mga buhay. Bago po tayo magsimula mga kapatid ay patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka nga po aming Diyos, sambahin ang pangalan mo. Salamat po sa kabutihan mo, salamat po sa kalakasan, salamat po sa biyaya, patnubay na patuloy na pinagkakaloob sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon at patuloy namin ipinagkakatiwala ang gawain namin ito sa iyo ngayong gabing ito at patuloy na lukuban mo kami na imbanal na espiritu, patuloy po kami nagpapasakop.
at nagpapagabay sa iyong Holy Spirit ngayong gabing ito. Salamat po at ang mga salita mong ito ay patuloy na iukit mo po sa aming mga puso. Itanim mo ng malalim sa aming isipan upang patuloy namin makilala, Panginoon, ang patuloy na pagkatawag mo po sa amin, ang layunin mo po sa amin, Panginoon. Kaya ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang gawain ito at patuloy kong ina-acknowledge sa iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan ito. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon pong araw na ito ay patuloy na nasa February 4 po tayo at katatapos lamang po ng January na kung saan ay pinag-aaralan po dito ang confidence in Christ, no? Ako po ay bilang nakakakilala sa Panginoon at nagkaroon ng relasyon at patuloy ko po na siya ay kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas at patuloy din po siya nagpapakilala sa lahat ng aspect ng buhay ko. Kaya nakikilala po siya at patuloy po na naranasan ko yung tiwala, yung confidence ko sa Panginoon ay patuloy po na nadidevelop. At sa panahon po ng ups and down ng buhay ko, buong puso po ang tiwala ko sa Panginoon. Kaya patuloy po ako nale-level up at patuloy po ako nagiging produktibo. At ngayon po, no, apat na araw po ngayon na nakakaraan at February na at ang ating pong topic ngayon ay fruitful, mabunga. Ano po? Nais po kasi ng Panginoon na tayo ay maging mabunga at ating pong maranasan ito. Nais din po niya na lakaran natin ang ipinagagawa niya sa atin, no, upang patuloy na maging kagamit-gamit tayo, upang patuloy na maging produktibo tayo. Ang isang puno po ay hindi namumunga, ay hindi po nakakatuwa. Kung kayo po ay mayroong puno sa inyong looban o sa lugar ninyo, kapag lalot iget yun ay punong namumunga at nakikita po natin na walang bunga, ang dami-daming dahon, ang ganda-ganda, hindi po ba, hindi nakakatuwa, di po ba? So, ibig sabihin po nito, nais din po ng Diyos at ang Diyos po ay natutuwa kapag tayo po na kanyang mga anak ay namumunga. Ano po, umuunlad, nagiging produktibo, natutuwa po ang Panginoon doon. At sa akin pong buhay, na-experience ko po yung fruitfulness sa ating Panginoon. At lubusan ko po siyang nakikilala na simula pa nang siya po ay nakilala ko at patuloy po akong sumama sa kanya at sa kanyang layunin. Pinaunlad niya po ako at ginawa niya po akong produktibo. Ano po? At sa oras po na ito, ang title po na ating pag-aaralan ay yung Experiencing Fruitfulness in Christ. At ito po, mga kapatid, ay matatagpuan doon sa Matthew 28:18-20. Ang version po na ginamit ko ay ASND. Sabi po sa verse 18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito po ay isang utos sa atin ng Diyos. Ano? At ipinangako po sa kanyang mga anak sa bayan ng Diyos yung kapangyarihan, no? Yung kapamalaan upang maipahayag po natin ang salita ng Diyos sa buong mundo. Ano po? At puntahan natin. Ang salitang ito ay ito ang dakilang utos ng Panginoon na sa lahat ng kanyang mga tagasunod sa bawat lahi. Meron siyang ipinangako sa atin, kapangyarihan, kapamalaan, na ipahayag po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay minahal ng ating Panginoon
nang tayo ay makasalanan pa. Tinanggap niya po tayo bilang tayo. No, anuman yung ating kalalagayan, tinanggap niya po tayo. Anuman yung ating sitwasyon, minahal niya po tayo. No? Ayaw po ng Panginoon na tayo ay manatili sa takot. No? Dahil tayo po ng mga tao ay patuloy na nakakaroon ng matinding takot, lalo tigit sa pandemic na ito, no po. Kaya ayaw po ng Panginoon na tayo ay manatili doon. Minsan po kasi ang takot ay nagiging dahilan, kaya hindi po natin marating yung nais ng Diyos. Nagiging dahilan, kaya hindi natin marating yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. Maraming Kristiyano ang hindi lumalago dahil nakabilanggo po tayo sa takot. Takot, takot saan? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Takot mawala ng trabaho, no? Takot na hindi makakain, no? Maraming bagay na nakakasanhi na kaya po tayo ay nakabilanggo sa takot. Nais po ng Diyos na makaalis po tayo dyan at nais ng Diyos na tayo ay lumago. Dahil sinabi niya po sa Matthew 8:28-18, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa atin, no? Imagine, lahat. Pag sinabing lahat, hindi po ito portion, no? Hindi 10% lang ang binigay ng Panginoon. Hindi 30%. At lalo tigit, hindi 50%. Di po ba? Ano ang gusto pa natin? Ibinigay na sa atin ang lahat, no, ng Panginoon. Ibig sabihin nito, yung lahat ng ito, no, sa langit at sa lupa, ibinigay na sa atin ang kapangyarihan. Ano? At sa ayaw natin minsan na hindi natin mahawakan ang mga bagay nito dahil ayaw nating umalis doon sa comfort zone, no? Kaya po ang nagiging dahilan at tinatanggap na lang natin na maging ganito tayo, no? Okay na sa akin 'to. Pamilya na kasi sa akin 'to eh. Sanay na ako dito eh. Kaya ayoko nang umalis dito. Ganito na lang ako dito. Pero kung iintindihin po natin yung command ng Panginoon, yung ibinigay na kapangyarihan ng Panginoon sa atin, ano, sa langit at sa lupa, hindi po ganoon ang ating magiging katuwiran. Bakit po? Dahil yung ibinigay niya ang kapangyarihan po, hindi para sa ating sariling kapakanan. Ibinigay niya ang kapangyarihan hindi sa ating sariling kahalagaan. O kaya, ibinigay niya ang kapangyarihan, hindi rin po dahil sa ating sariling ambisyon at sa ating sariling gusto. But for useful service to God and His creation, kaya po niya ibinigay yung authority na yon. Ano po? Para maging fruitful po tayo. Maipahayag natin ang salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Ano po? Ano po ang katotohanan hinggil po sa fruitfulness? Number one, God desires fruitfulness for His people. Ano po? At sabi po sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So dito, unang-una, God blessed them. Yung dalawang tao po na si Eva at si Adam sa Garden of Eden, merong command ang Panginoon sa kanila, be fruitful and multiply. At doon po yun nagsimula. No? Meron po siyang commands sa tao. No? Yung fruitfulness, may spirit po yan. At in spirit of increase. Ano? Sa ating pong sarili, sabihin po nga natin sa ating sarili, I'm fruitful. Kung tayo po ay talagang kumikilala sa Panginoon Jesus Kristo, at nakilala po natin siya talaga ng lubusan, dapat po talaga maunawaan natin na tayo ay kailangan maging fruitful. Sabihin natin, I'm fruitful. No? At kung iintindihin po natin, hindi po tayo seedless. Meron po tayong buto. At hindi rin po tayo bulok. No? Lalo tigit hindi tayo bulok. At tayo po ay binigyan ng capacity para po tayo ay magpakarami. No po? Kaya hindi po tayo buried. Hindi po tayo baog.
meron po itinanim ang Panginoon sa atin. Dahil sinabi po niya sa John 10:10, naparito ako upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyasya. No? Naparito siya, buhay na ganap, nakasiyasya. Kaya po ang pagiging fruitful ay nakakasaya po yun, nakakaligaya. At ang ibinigay ng Panginoon sa atin, kaya sa naparito, ay yung ganap, wala ka ng pangangailangan pa. No? Walang dahilan para hindi ka mamunga. No po? Kaya iyon ay binigay ng Panginoon sa atin. Nais po ng Diyos na ibalik ang lahat ng nawala upang tayo ay hindi makapamuhay sa sarili natin at hindi tayo makapamuhay sa takot. Ano? Fruitfulness is the result of staying with Christ. Ang sabi po niya sa John 15:5, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kapag ikaw ay mabunga, lagi ka pong masaya. Bakit? Dahil alam mo at sa sarili mo at kung kilala mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos, no? At kung kilala mo rin ang Panginoon na iyong pinaglilingkuran, na andoon yung goal mo, na andoon yung ine-aim mo, na kailangan kong mamunga dahil ito ang gusto ng aking Panginoon. Dahil ang namumunga ay ano, meron siyang mga producing result, productive po siya, di ba? Prosperous. Pag sinabing prosperous, andun yung nakakatagpo ang pangailangan mo, hindi ka nakukulang. Di ba sabi? Ang biyaya niya ay laging sapat. Successful ka, hindi ka nabibigo, no? Profitable ka, di po ba? Kaya yun po ang bunga na laging namumunga. And then ano pa po, na andon tayo sa ilalim ng authority ng ating Panginoon. God's authority, nasa ilalim tayo ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 18, all authority has been given to me in heaven and earth. Ibig sabihin po nito, yung all o yung authority without limits. Wala pong limitation. No? At dito, He is able to do all things. No? Mayroon tayong kakayanan, mayroong kakayanan na siya nagawin ang lahat ng bagay. Kaya hindi po tayo po pwedeng magkulang. Ganap at kasiyasya ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano po? At ang sabi niya sa Ephesians 3:20, purihin natin ang Diyos na nakakagawa ng higit pa sa hinihingi natin. Maaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. No? Merong kapangyarihan kumikilos sa atin na mas higit makakagawa. No? Wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos, meron siyang mas higit na kakayanan na magagawa sa ating buhay. Nang ibig sabihin nito, ang lahat ng ating ginagawa ay kailangan na nakasuko sa Panginoon dahil tayo po ay nasa God's authority, nasa ilalim ng ating Diyos. Dahil tayo ay nasa God's authority, kung ikaw man ay cell leader, kung ikaw man ay husband and wife, kung ikaw man ay isang naghahanap buhay, no? Ano man yung sitwasyon mo at kalalagayan, at ikaw ay nasa under authority ng Panginoon, ang lahat ng bagay po ay maaayos. Ang lahat ng bagay ay may kakaroon ng kasiyahan at kagalakan. Wala tayong dapat katakutan. Dahil tayo po ay nasa God's authority. Ano po? He gave His authority to His disciple. No, ibinigay po ang authority sa kanyang mga disipulo. No? Kung disciple po tayo ng Panginoon at kilala mo na ikaw ay disciple ng Panginoon, ibinigyan ka po ng authority ng ating Diyos. Dahil sinabi sa Lucas 9, 1 and 2, isang araw, tinipon ni Jesus ang 12 apostol at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng lahat ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Sa verse 2, pagkatapos, sinugo niya sila upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos
at magpagaling ng lahat ng may sakit. Yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon ay patuloy na may kakayanan po tayo na ang lahat ng galaw na kaaway, ang lahat ng sitwasyon na nagiging hindrance sa atin upang hindi tayo magamit ng Panginoon, kaya po natin wasakin yon, no? Kaya natin na ipag-pray ang lahat ng may karamdaman at sila'y gagaling, no? Kung tayo man, mga kapatid, ay nakaka-experience na nagpe-pray tayo na hindi gumagaling, wala na pong problema yon. Ang maganda po doon, ang Diyos na nakakaalam noon, at ang maganda po doon, humakbong tayo dahil iyon ang gusto ng Panginoon. Wala tayong dapat katakutan dahil nang nakilala natin ang Panginoon, no, ng lubusan, at nakilala rin po natin ang ating sarili, kilala natin kung sino tayo. Alam natin kung sino, ano ang ating identity. No? Bilang tayo anak ng Diyos, nasa atin ang authority. Ibinigay ng Panginoon sa kanya mga disciple. Kaya po, wala tayong dapat katakutan. Kaya po, naandoon ang ating destiny na kung saan maging fruitful tayo. No? Sa bawat desisyon at hakbangin natin, andoon tayo na kung saan may kapangyarihan na nasa atin na ibinigay ng Panginoon upang magamit niya tayo mightily according sa kanya pong layunin. Number two, God's desires, no? Align the God's desire. Yung ating desire, no? Kung kilala po natin ang Panginoon, alam po natin yung kanyang desire, no? I-align po natin ang buhay natin sa kanyang desire, no? What is God's desire, no? Ano sabi po rito sa verse? Go and make disciple of all nation. Alam po ba natin na yan ang desire ng Panginoon? Alam po ba natin na yan ang nais ng Diyos? Alam po ba natin na yan po ang talagang puso ng Panginoon? Na abutin natin ang lahat ng naliligaw. Maligtas ang lahat ng tao. Christ's reason for coming to seek and save the lost. No? Sinabi po yan sa Luke 19:10. Christ's reason for coming to seek and save the lost. At ang sabi po dito, for the Son of Man came to seek and to save the lost. No? Jesus is still lover to bring the lost into His kingdom. Ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal. No? At nais niya po talaga na ang lahat ng mga nawawala o naliligaw, hindi nakakakilala sa kanya, ay dalhin po natin, no? Ano man ang kalalagayan ng taong to, ano man ang background nito, no? Ano man ang mga pinaggagawa nila o gaano silang kasama, mahal po sila ng Panginoon at nais po ng Diyos, no? Ang desire ng Panginoon ay patuloy na madala natin sila upang maranasan nila ang salvation na inaalok ng Panginoon at maranasan po nila ang buhay na ganap at kasiyasya. His desire, all men to be saved and to come to knowledge of truth. Ang sabi po yan sa 1 Timothy 2:4. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. At ano itong katotohanan to? Yun po yung salita ng Diyos na kung saan ay nagbibigay at nag-aalok ng salvation sa lahat ng tao. Ito po ang desire ng Panginoon, no? Sabi to, God's desire will be my desire. Yun po ang kailangan natin gawin. Kung ano man yung desire, yung nais ng aking Diyos, kailangan po, yun ang maging gusto natin. Tayo po ngayon na nagsasabi na ginagamit tayo ng Panginoon, sinasabi natin, no, na napakaliwanag na bago pumasok ang year 2020, sa aking personal na buhay, naranasan ko po at natutuwa ako na bago matapos ang taon na ito, pinaunawa po sa akin na bilang siya ay lordship ko, no, sa yung aking naging master, sa yung aking ruler, at siya po yung aking naging owner. So, sinasabi ko yon, siya yung master ko, siya yung owner ko, siya yung aking ruler.
kailangan gustuhin ko kung ano yung gusto ng Panginoon. Gawin ko kung ano yung desire niya at nais ng aking Panginoon. Kung tayo po ay nagsasabit na unawaan po natin na naging malalim sa atin yung Lord, pagiging Lordship ng Panginoon sa ating buhay, kailangan kung ano yung desire ng ating Panginoon. I-align natin yung ating buhay. I-align natin yung desire ng Panginoon upang magawa po natin at magamit niya tayo upang maging fruitful po tayo. Ang sabi po doon sa Awit 40 verse 8, ang nais kong sundin iyong kalooban, ang sabi po ni Haring David, aking itatago sa puso ang aral. No? Ano ibig sabihin nito? No? Kung siya yung talagang aking Panginoon, ang nais ko talaga ay yung sundin siya. At yung itatago ko, yung salita niya, yung gusto niya, yung katotohanan ng salita niya, itatago ko sa aking puso. Ano ibig sabihin ito? Gagawin ko. Diba? Gagawin ko kung ano yung gusto ng aking Panginoon. Dahil ang foundation ko, no, bilang tayo anak ng Diyos, nagmamahal po tayo sa Diyos. No? Kung talagang mahal natin ang Panginoon, at sinasabi po na siya ay ating Lordship, gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano yung desire ng Panginoon. At i-align po natin, no? Yung buhay natin. Sumama tayo sa kanyang layunin. Sumama tayo sa kanyang pangarap. Dahil nang ako po ay sumama sa kanya at nagdesisyon, marami pong nangyari, no? Pero hindi po ako nagsisisi. At ngayon, napakaligaya ng buhay na nasa Panginoon. Napakaligaya ng buhay ng kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At napakaligaya na ang Diyos sa bawat araw kasama Kanya. Dahil inalign mo ang buhay mo sa Kanya. No? Sinabi po dito sa Matthew 16:24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Ano po? Alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Ano po ang matinding ibig sabihin nito? Kung talagang gusto nating sumunod sa Panginoon, huwag mong gustuhin ang gusto mo. Limutin mo ang sarili mo. Una, hindi mo uunahin ang sarili mo. At ang sabi, dapat nakahanda ka humarap sa kamatayan. Di po ba? Alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Obedience bring, ang obedience po talaga ay napakahalaga, no? Obedience bring costly talaga po. At kailangan po talaga na mamatay tayo. Hindi po natin dapat talagang gustuhin kung ano yung gusto mo. Ano po? Kung talagang gusto natin sumunod sa Panginoon, no matter what happening nangyayari sa ating buhay, sumunod po tayo at wala po tayong pagsisisihan. Ang pagsunod po sa Panginoon ay nangangailangan ng pagpatay sa sarili. Paglimot o pagpatay sa sarili. No? Sabi nga, obedience to God is costly. No? Ibig sabihin po nito, ipanalo natin yung pagsunod natin sa Panginoon na kahit hindi natin makakaya to, pero inilalaban natin, naniniwala po ako na kapag ito'y inilaban natin, yung pagsunod na yon, magtatagumpay po tayo dahil pinipili natin kung alin yung gusto ng Panginoon. Ano po? Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking ama at ako'y sa kanya at mananahan sa kanya. Saan po ito? Sa John 14:23. So ito po salita ng Diyos na to, na kapag talagang umiibig ka sa Diyos, tumupad ka sa kasasalita ng Panginoon. No? Maraming mga Kristiyano na nagsasabi, kilala ko naman Panginoon eh, iniibig ko naman ang Panginoon. Pero ano po ang makikita natin ginagawa? Di po ba? Ano rin po ang nakikita natin na sinusunod nila? No? Yung sarili nila. Pero sinasabi po nila na sila ay nagmamahal sa Diyos. Kilala nila ang Panginoon. No? Pero ang hirap sumunod. No? Hindi nila ito sinusunod. Pero ang sabi dito, kung iniibig niyo ako, dapat tinutupad niyo ang aking salita.
at kung tinutupad niyo ang aking salita, ibigin din kayo ng aking Ama, no? At sasa kanya at mananahan siya sa kanya. No po, ang ganda nito, no? Ang Diyos po ay patuloy nagbibigay ng kanya mga pangako sa lahat ng sumusunod sa kanya. Number 3, ito po 'yon, God's promise, no po. Dito sabi po dito, believe God's promise, surely I am with you always, even to the end of the age. So ito yung pangako ng Panginoon. Maniwala ka na, no? Believe doon sa God's promise. Sinabi ito, sigurado na gagawin niya to, na anuman yung nangyayari sa atin, once na tayo po ay sumusunod sa Panginoon, once na tayo po ay ginagampanan natin yung desire ng Panginoon, ang Diyos po ay kasama natin. Kasama tayo mismo ng Panginoon. Hanggang sa katapusan, habang ginagampanan natin yung ating tungkulin sa pagsunod wholeheartedly sa Panginoon, kasama po tayo ng Diyos. Kaya wala tayong dapat katakutan. Wala tayong dapat reservation sa pagsunod sa Panginoon. Ano po yung maranasan natin doon sa God's promise? His protection. Sabi niya sa Pilipos 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimula niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Tinitiyak po dito ni Apostol Pablo na yung ipinagpapatuloy ng Diyos na mabuting gawain sa kanyang sinimulan sa ating mga buhay habang ginagawa natin ang gawain para sa kanya. Ano po? Ipagpapatuloy, tinitiyak sa atin na yung sinimulan na gawain sa Panginoon ay patuloy niya tayo sasamahan. Mararanasan natin dito yung protection na habang sumusunod po tayo sa Panginoon. Dahil sinabi po niya rito sa Jeremiah 1:12, at ito po ay alam na alam natin at patuloy po natin itong pinanghahawakan. Sinabi rito, sinabi ng Panginoon, tama ka, sabi. No? Nangangahulugan po yan na nagbabantay ako para tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Mga kapatid, no? Sa salita ng Diyos, wala po tayong dapat pag-alinganan. Sa promise ng Panginoon, wala tayong dapat pag-alinlanganan. Surely po sa sinabi na ito ay matutubad dahil ang Diyos po ay hindi Diyos ng sinungaling. At sinabi rito sa Jeremiah, siya mismo ang magbabantay upang ang sinimulan niyang gawain sa buhay natin ay kanyang tatapusin. Na habang tayo po ay gumaganap, habang tayo po ay nabubuhay at gumaganap sa tungkulin na ipinagkatiwala niya sa atin, at patuloy tayong namumunga, binabantayan niya yon upang matupad ang sinabi niya. Sino po ba itong nagbabantay na to? Di ba yun yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Na may-ari ng langit at lupa? Na nagmahal sa atin ng lubusan kahit tayo ay makasalanan pa? Na nagbigay ng buhay upang huwag tayo mapahamak? Binili tayo ng malaking halaga? Di ba siya po yun na nagmahal sa atin ng lubusan? Kaya wala po tayong dapat pag-alinlanganan. Kaya bilang tayo po ay kanyang mga anak na kung saan na sinasabi natin na tayo ay ginawa nating owner, ginawa nating master, ginawa nating ruler, kailangan po nating sundin siya. No? Dahil ang desire niya ay maranasan ang fruitfulness ng kanyang mga anak. Na ang desire niya ay patuloy na i-align natin ang ating desire sa kanyang desire. Maranasan natin ang buhay na ganap at kasya. Maranasan natin ang maging produktibo at sa ganoong paraan, ang Diyos po ay natutuwa. No? Ano pa yung maranasan? Yung provision niya. No? Yung provision niya. Mga kapatid, ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Ano po? At ang sabi po niya dito sa John 15:16, you did not choose me, but I choose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit
should and that your fruit should remain, that whatever you ask in my name, He may give you. So dito, makikita po natin na ito yung katotohanan ng salita ng Diyos, no? Na tayo po ay inappoint. Tayo po ay pinili at inappoint ng Panginoon para mamunga. Kaya po nakadestined po tayo sa pamumunga. No? Hindi po natin pwedeng tanggapin na isang bilang anak ng Diyos na sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, pero nandiyan ka sa comfort zone. Hindi po mo pwede yun. Hindi mo maranasan ang pamumunga kung hindi ka aalis dyan sa comfort zone. Hindi mo maranasan ang mamunga kung ikaw ay nasa familiar. Kailangan pumunta ka na sa unfamiliar dahil hindi ka mamumunga. Hindi po mamumunga ang isang Kristiyano na nagsasabing 50% lang ako maglilingkod sa Diyos, pero 50% ako muna dito dahil nasisiyahan ako dito. Wala po tayong maaasahang pamumunga sa ganoong bagay. Pero napakaliwanag po na pagpasok ng year 2021, lumalim po at patuloy na tumatag yung pagkakilala natin bilang isang lordship sa Panginoon, na siya na po ang may-ari ng ating buhay, sa yung ownership, sa yung master, sa yung ruler. So dapat mangyayari sa buhay natin yon, no? Na siya ang nagahari, hindi tayo, no? Yun po ang dapat mangyari sa isang anak ng Diyos. Yun ang layunin ng Panginoon. Kaya po tayo ay nabubuhay pa ngayon, alam nyo? Bakit tayo may hininga? Nais ng Diyos na mangyari yung purpose niya sa buhay natin. Nais niyang Diyos na tayo ay patuloy na mamunga at mag-multiply. Ano po? Na uulitin ko po, ano yung gusto ng Panginoon? Number one, God desire fruitfulness for His people. Pangalawa, God desire align the God's desire. No po. And then pangatlo, God promise His presence, protection, and provision. Sa gabing ito, mga kapatid, narinig po natin ang tungkol sa katotohanan about fruitfulness. Narinig natin ang desire ng Diyos na mamunga ang kanyang mga anak. Narinig din po natin na nais ng Diyos na i-align sa kanya ang desire, sa kanyang desire, ang desire natin. Narinig din po natin na sa pagsunod o pagtupad sa kanyang nais, wala tayong dapat katakutan. Because ibinigay na sa atin ang power and authority and His promise, presence, protection, and provision. Kung talaga pong nais nating sumunod wholeheartedly sa Panginoon bilang ating ownership, bilang ating master and ruler, let us surrender everything to Him. Kung this year 2021, kung ano man po yung ating mga pagkukulang sa paglilingkod sa Panginoon, kung ngayon po ang gabing ito na binigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding, na naunawaan po natin kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito, kung nakukulang tayo at nananatili pa sa atin yung gusto natin at hindi gusto ng Diyos, isurrender po natin yan sa Panginoon ngayong gabing ito. Dahil ngayon pa lang po nagsisimula ang 2021. Meron pa po tayong pagkakataon. At ang sabi nga po, ang lahat na sinimula ng Panginoon na gawain sa buhay natin, ay tatapusin niya. Patuloy po tayo na yumuko at isurrender po natin ang ating mga pagkukulang sa paglilingkod sa Panginoon. At naniniwala po ako na sa bawat paghahasik ng salita ng Diyos sa gabing ito, lubos po na naintindihan nato, at naniniwala po ako, mga kapatid, na mayroong kapahayagan ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Isurrender po natin. Manalangin po tayo. Ipanalangin natin sa Panginoon. Kung kayo po ay nasa inyong tahanan o nasaan man kayo naroroon,
Alam ko po na nakita natin, narinig natin, ano po, Panginoon, ang pagkukulang ko. Nagkulang ako sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. No? Nagkampante ako sa iyo. Hindi ko ta sinunod. Nagkaroon ako ng kasiyahan sa sarili ko at hindi ang kasiyahan mo ang sinunod ko. Ang desire ko, ang ginawa ko, hindi ang desire mo. Maraming bagay na mayroong mga pagkakamali na nagagawa po sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin po tayo sa gabing ito at tumungo po tayo. Hallelujah, glorify your name, Lord. Maraming marami po salamat sa inyo sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Wala po kaming maililihim sa iyo at ang lahat po ay lantad sa iyo. Wala po kaming maitatago, Panginoon. Ang lahat po ay isinusuko namin sa iyo, mga pagkukulang namin, Panginoon. Mga hindi kalugod-lugod na ginagawa namin. Mga bagay na hindi ka natutuwa at hindi ka namin nabibigyan ng kasiyahan. Panginoon, isinusuko po namin ito sa iyo. At humihingi kami ng tawad po. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga bagay na ito na aming nagagawa sa iyo. Pare God, salamat po at naniniwala po kami na ang mga bagay na ito ay pinatawad mo na po sa amin. Salamat po at patuloy namin ipinagkakatiwala ang lahat na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang may hawak ng aming mga buhay, O God. Ikaw ang aming pastol, Panginoon, na hindi nangiiwan. At Lord, sa mga oras na ito, patuloy kami magpupuri. Patuloy kaming sasamba sa iyong pangalan. Patuloy namin itideklara na ikaw may hawak ng aming buhay, na ikaw ang may magandang plano sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, patuloy mo tanggapin ang aming mga papuri at pagsamba. Anumang
maraming salamat po. Dahil lagi mong pinaparealize sa amin, Lord, na wala kaming dapat katakutan, Panginoon. Wala kaming dapat pangambahan, O God, dahil Ikaw may hawak ng aming mga buhay, Lord God. Sa mga oras na ito, tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na mag-stay sa pagtitiwala, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, na sa kahit sa alagitnaan ng kawalan, Panginoon, ay meron kami dahil palagi ka nariyan, O God. Sa mga oras na ito, O God, buksan mo ang aming mga puso at isipan sa mga nais mong iparating sa mga magitan na magsasalita mamaya, O God. Muli, Panginoon, idedeklara namin sa aming mga buhay. Ikaw ang may hawak ng buhay ko, sa iyo ko ito isusuko. Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Minsan pa, ikaw ang may hawak ng buhay ko, sa iyo ko ito isusuko. Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Sa'yo ang pinakamalakas na palakpak, sa'yo ang pinakamataas na papuri, sa'yo ang pinakamataas na pagsamba, aming Diyos na buhay. In Jesus' name we pray.